Kapag yan ay lagi mong ginagawa, magiging partner ng buhay mo. Sino dito ang malapit ang dorm sa work? Amen! Nilalakad lang, di ba? Sino dito ang sumasakay? Wala. Amen! Yun, mayroong isa lang. Pero, kung ang dorm mo ay nasa fifth floor at ang trabaho mo ay nasa first floor, tapos late ka na, sasakay ka pa ba ng elevator? Hindi na. Maghahagdang ka na lang. Subukan mong gawin yun ng tatlong beses sa isang linggo, ang hirap, di ba? Pero kapag nasira ang elevator niya, wala kang choice. Pag nilakad mo simula fifth floor hanggang first floor ng isang buwan, magre-reklamo ka pa ba? Hindi na. Bakit? Kasi? Nasanay na. Ganun ang generosity. Di ba? Pag tayo nagbigay sa Lord ng tithes natin, unang buwan, ang laki ng audit ko, Lord. Ang laki rin ng tithes ko. Parang ang hirap. Pero kapag yung isang buwan mo, naging dalawang buwan, ganun ulit. Lord, ang hirap, pero para sa ito. Pangatlong buwan, mas malaki yung audit mo, mas malaki yung tights mo ngayon. Mahihirapan ka ba? Hindi na. Bakit? Kasi nakasanayin mo nang ibigay para sa Panginoon yung para sa akin. Ganoon po sa pagbibigay. Kapag tayo ang buhay natin ay sinanay natin na ibigay natin sa Panginoon, baka asanayin natin yun. Pakasanayin natin palagi. Kasi, kagaya sa laro, pag naglalaro tayo ng touching ball, pag tinamaan ka, out ka. Pero kapag nasa loob ng kakapi mo yung bola, in ka na naman. Di ba? Ganun din yun. Pag tayo ay bless ng Lord, hindi lang tayo bless financially, physically. Di ba? Sino dito nakaranas ng isang linggo ng kasakit? Merong hindi nakapasok. Pero pagdating ng linggo, hindi pa tayo. Di ba? Blessing na yun. Isa na po ako doon. Ganun po, pag tayo ay patuloy na nagbibigay sa Panginoon, at patuloy natin pinapractice sa buhay natin ang pagiging generous. Maging generous tayo nila sa simbahan, sa family, sa mga kaibigan, sa parents natin. Ibigay natin yung kaya natin. At lalo higit sa lahat, ibigay natin sa Panginoon yung nararapat para sa nga. Manalangin po tayo.